Sa bago nating kwento, ating ibabahagi ang tungkol sa buhay ng bago nating bida, na si Cita Astals. Sino nga ba siya, at ano na ang nangyari sa kanya? Bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lang sa channel ko, ay mag-like at subscribe na, at e-click ang notification bell, para updated kayo sa mga bago naming kwento. Mag-iwan lang kayo ng comments, at para sa gustong maging susunod na bida. Ito ang Pinoy Wisdom. Siya, si Cita Astals. Kamusta na kaya siya ngayon? Kung maalala nyo, siya ay kilala sa mga pelikulang pinamagatang sa Asero, Manalo Matalino Mahal Kita, at Magic Combat noong 1995, Bata-Bata Paano Ka Ginawa. Noong 1998, Nag-iisang Bituin noong 1994. Ginampanan niya ang papel ng sopistikadong employer ni Dolphy sa isang programa ng komedya sitcom na may pamagat na Home Along the Rilis, na ngayon ay hindi na gumagana. Bukod pa dyan, siya ay kilala bilang politiko noon kalaunan, dahil nagsilbi rin siyang konsehal sa Maynila. Sinasabing natalo siya noong tumakbo siya sa pagka-mayor ng Maynila, simula noon ay nagkasakit siya. March of 2010, nang mabalitaan nga na pag-alagala na lang sa kunsaan sa ang lugar, sa syudad ang dating konsehal ng Maynila na si Cita Astals. Marami ang nagsabi na isa na raw siyang baliw, dahil madalas daw itong nag-iisa lang, at kinakausap ang sarili. Itinanggi din ng ating bida, ang mga nangyayari sa kanya that time. Para sa kanya, normal lang daw ang ginagawa niya, at gusto lang daw niyang mapag-isa, at hangga't maaari, ay ayaw niyang may kinakausap siya. Dahil noong 1995, tumakbo si Astals para sa pampublikong katungkulan sa Maynila, at nagsilbi bilang konsehal ng Distrito 5, na isang posisyon na hinawakan niya sa loob ng 9 na taon. Noong nakaraang eleksyon, tumakbo siya bilang vice mayor ngunit natalo siya sa fellow actor na si Isko Moreno na ngayon mayor na. Ang pagkatalo na ito, ay pinaniniwalaan na malalim na naapektuhan siya, at nawalan siya ng lahat ng pakikipag-ugnay sa kanyang mga kaibigan, at dating mga nasasakupan. Nasuri siya na may bipolar disorder. Ano nga ba ito? Ang bipolar disorder ay isang uri ng karamdamang pangkaisipan o mental na kondisyon. Kilala rin ito sa tawag na bipolar disease at manic depression. Kapag mayroon ng isang tao nito, siya ay nakararanas ng high mood o tinatawag na mania o hypomania at low mood na depression kung tawagin. Hindi lubos na maintindihan ang pinakadahilan kung bakit nagkakaroon ng tao ng ganitong sakit. Pero maaaring dahilan ito ng genetics, imbalance sa chemical sa utak, trauma at stress. Yung bipolar, moody, parang kapag nagagalit ako, galit talaga ako. Kapag malungkot ako, sobrang lungkot. At madalas itong magbago at ito ay na-trigger ng aking depresyon, sabi ni Cita. Ikinwento ng dating aktres na si Cita Astals, ang kanyang pakikipaglaban sa mga sakit sa pag-iisip, na tinatawag na schizophrenia at bipolar. Sa isang panayam sa Rated Corina ng DZMM, ibinahagi ng ating bida, na noong 26 ng Abril taong 2009, nang siya ay nagkaroon ng kanyang unang mental breakdown. Sinabi ni Astals na mahigit 30 tinig ang naririnig niya sa kanyang ulo, sa loob ng halos 2 taon. Matapos uminom ng mga gamot, nang mahigit 6 na linggo, sinabi ng ating bida, na sa wakas ay wala na siyang naririnig na mga tinig. Itinanggi rin ni Astals na gumagamit siya ng iligal na droga. Ngayon sa kanyang paraan sa ganap na paggaling, si Astals ay nagtatrabaho bilang isang guro. Anya, masaya akong sabihin na ako ay gumagaling at bumabalik sa aking mga paa.
Ito ang masayang pahayag ng film, TV, and stage actress, and former Manila councilor, na si Cita Astals, pagkatapos niyang dumaan sa isang matinding pagsubok noong nakaraang taon. Aniya, oo, parang itinatanggi ko kung ano ang buhay ko noon. Halos 3 taon na akong ganyan. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyayari. Basta ang gusto ko lang noon was to get away from a lot of people. Feeling ko kasi, ang mga taong ito ay nag-aabang sa akin. I just wanted to be alone noong mga panahon na yon. Ito ang mga pahayag ng ating bida, na sa ngayon ay, malusog at maayos na nang humarap sa mga nag-i-interview sa social media. Maayos na ang pamumuhay niya nang huling binisitahin sa tinitirahan niyang condo unit sa May Parañaque City. Katulad ng ating bida, masasabing hindi madali ang mga napagdaanan niya tungkol sa naturang sakit. Nang siya ay gumaling ay nagsimula din siyang tumulong sa mga nakakaranas ng kaparehong sakit para mas mapagan ang nararamdaman nila, at may mga nakakaintindi kung ano talaga ito sa pakiramdam. Hindi mapagkaila na maswerte parent ang mga taong kahit mahirap lang, ay walang may iniindang sakit. Siya ngayon ang napapaplaganap ng kamalayan at kung paano ito makontrol, na mas nakakatulong ngayon sa karamihan. Hanggang ngayon, ay patuloy pa rin daw siyang nagpa-rehab sa isang center sa Pasig City. At dito na naman nagtatapos ang aming kwento, mga ka-wisdom. Kung nagustuhan niyo po ay marami pa po kaming mga kwento ng buhay ng tao. Maraming salamat sa panunood. Ito ang Pinoy Wisdom.